Hello guys! Ngayon, magtatanim tayo ng maraming mga pandan. Alam mo naman, itong mga pandan ay ginagamit namin ito sa pag-weaving. Sa mga hindi pa nakaalam, kami kasi gumagawa kami ng mga native products and isa sa mga products namin ay made of pandan leaves. Kaya magtatanim kami ngayon kasi parang nanganganib na yung business namin. I think mga 2 to 3 years from now, hindi na kami, siguro magiging out of business kami. Huwag naman po sana, Lord. Please naman. So, ito yung example na ginagawa namin. Tingnan mo yung ginagawa ni Nunon. Nagwi-weaving po yan ng sariling design namin. So, marami-rami na rin po kaming mga designs na nagawa. Alam nyo naman, nung bata pa ako, tinutulungan ko na yung nanay ko, yung mama ko, gumagawa kami ng mga iba't ibang klaseng mga native products from pandan or tampiti boxes na made of pandan, mga placemats, mga bayongs. Alam nyo na, basta made of native products, made of pandan leaves, yun po yung mga ginagawa namin. So, isa ito sa pinaka-main source of income ng mga tao dito sa amin, lalo na po sa mga housewives na nandyan lang po sa bahay na walang ginagawa aside sa pagbabantay sa mga bata. At least nakakatulong din po sila sa para sa kanilang pamilya na meron silang extra income. So yun po. So ito yung sister ko, isa din po siya sa magaling na mga weavers na meron kami. So, yung ginagawa niya is isa yan sa mga designs na ginagawa namin na hindi namin pinapakita sa ibang mga tao or sa ibang mga kliyente. Pero, at least, binibigyan ko kayo ng overview kung ano talaga yung ginagawa namin. So, yung nasa gilid niya, may pandan boxes, pandan nut boxes. Actually, ginagamit yung mga boxes namin sa mga like product packaging or nilalagyan namin yan ng mga ribbons para gawing souvenirs or wedding favors or mga birthday presents or kahit ano na pwede siyang pamigay. Or kadalasan kasi ginagamit yan as product packaging kung may, like for example, may birthdays or corporate events, nilalagyan nila yan ng mga kung anong ibibigay nila sa mga client, sa mga customers nila or sa mga taong dumadalo. Yan yung nanay ko, si mama. Dati pa yan, maliit pa ako. Yan na talaga yung ginagawa namin. So, ako mismo, marunong talaga akong mag-weave. So, hindi na bago ito sa akin. Kasi ako mismo, alam ko kung ano yung ginagawa namin. So, mas maganda payo ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo pong mag-business, mas maganda kung ano po talaga yung hilig nyo, yun na lang po yung ibibusiness nyo. Like for example, kung hilig nyong magkaroon ng or mag-alaga ng baboy, edi magpigiri na lang kayo kasi doon kayo nasasanay. Kung hilig nyo is creating kung anong mga bagay, so yun talaga. Huwag kayong mag-open ng mga business kung wala kayong alam sa mga produkto na i-open. Yun, balik tayo sa pagtatanim namin. Kasi nalaman namin, napakamahal pala ng mga pandan ngayon. Yung mga weavers namin, bumibili na ng mga pandan leaves doon sa ibang municipality. Nagmumultikap talaga sila. Tsaka, mahal na talaga masyado. Like, for 100 pieces of pandan leaves, that cost 50 pesos daw. So, medyo mahal. So, nanganganib na talaga yung business namin. Kung hindi kami gagawa ng paraan na tutulong sa mga weavers na kung saan sila kukuha ng mga raw materials, I think mag-out of business talaga kami. So, yun, nanganganib talaga. So, yun, yung ginagawa niya is kumukuha siya ng yung seedlings ng pandan, tapos itatanim namin diyan sa gilid namin, sa gilid or sa likod ng warehouse namin, para naman
kung sa susunod na taon, pag maka-harvest na kami, pwede namin ito ibenta ng mas mura, like maybe 10 pesos per 100 pieces, or kaya pwede namin ibibigay doon sa mga weavers namin para lang makatulong kami, at yung mga finished products hindi na masyado or hindi na masyadong mahal, so pwede pa namin maibenta ng mas mura doon sa mga kliyente namin. Kasi yung mga kliyente, pagbultuhan talaga, pag may bulk orders, eh naghahanap sila ng mas mura, yung pinakamura talaga na mga produkto. E paano namin maibebenta ng mura yung mga produkto namin kung mahal na yung ano, yung cost or labors ng mga weavers namin? Kaya ito, gagawa kami ng ano, ng paraan, magtatanim kami. So sana meron kaming malaking lupa at magpapandan plantation kami. At sana din makakatulong kami sa mga weavers. Kasi marami din po ng marami pa rin po ng mga housewives na ito yung main source of income nila. So yun po guys, salamat po sa pagpa-follow sa amin, at huwag po kalimutan i-share itong videos. And marami po talagang salamat doon sa mga weavers na naka-follow dito sa page namin. Marami pong salamat sa inyo, and marami din pong salamat sa mga loyal na mga weavers namin na talaga namang kami lang talaga yung pinag-aanuhan nila. And maraming salamat din, syempre, sa Panginoon, kasi kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa Kanyang panalangin, wala po kaming mga orders. Kaya lahat ng mga orders na meron kami ngayon, eh talagang galing talaga ito kay Lord. Kaya praise to you, Lord. Thank you so much.